to Mommy and Mafia's channel. Ayan, so this afternoon, kakaiba naman po ang ating topic. I would like to introduce to you my sister-in-law, Maricor Pasanti Jimenez. Ayan. Oh, diba? Twinning kami, yeah, twinning. Prepared kami, prepared. First time po ni Maricor ngayon na ma-expose in the public. Wow, totoo ba? I'm already exposed. Ayan, totoo ba? Exposed ka? Hindi naman. Dito lang sa vlog ni Maisel. It's my first time. So, thank you for inviting me. So, mapapansin nyo, Mafia is not here kasi po, ano po siya, Mommy Talks po siya. Exclusive for Mommy's only. Yes! May hinanda po akong random questions for the two of us. Magbunot po kami nito. May basket po tayo maliit dito. Habang sasagutin namin yung questions, kakain naman po kami, syempre. So, gusto ko lang pong pasalamatan. Una muna ang Mang Joe Cocinero. Ayan. So, thank you so much. Ayan, sa so inyong much. Masarap na pagkain. Wow. O, habang di pa kinakain, masarap na siya, di ba? Hindi pa naman lang. Anong laman nito? Ay, wait lang. Magpakilala ka muna. Hi, amigas, amigas. By the way, ako yung sister-in-law ni Maisel Opeña Jimenez. I'm Maricor Pasanting Jimenez. Yung asawa niya is si Kuya Don Jimenez. Yung sa akin naman, kapatid, si Mark Jimenez. May dalawa akong kids na. Two of them boys. Wala talaga akong girls. Aman ko lang kung kailan akong magkaka-girl. So, taga Mindanao po ako sa Agusan din. Or kaway-kaway dyan sa mga taga-Kabadbaran. Mga Kabadbaran dyan. Shout out muna. Shout out yung mga taga-Quarry Street, Kabadbaran. Hello, friends and families. Ayan. Nandito po ako sa vlog ni Miss for first time. So, susunod, abangan niyo naman yung vlog namin. If ever. Cha! Daming sinabi, no? Piliin niyo na lang yung... Piliin niyo na lang kung saan yung tamang yun, word. Sister-in-law, are you ready for the first question? Hindi pa ka ready pero napilitan na lang. Kasi hindi ko nakachat. May mga pagkain, mahiya naman tayo sa in order natin. Close your eyes. May close ko eyes pa. Close your eyes. Close your eyes lang, don't cover. Ano tong question ko? Madali lang. What habit of your children makes you most proud? Ito na nga yung sinasabi ko, yung mabubunod ko ang hirap. Siguro yung mga nila, yung mga lambing moments like, Mommy! And then ganyan. Kasi 1 and 2 pa eh, more on, nandun pa sila sa, parang magde-develop pa sila. And besides, wala ako sa bahay most of the time. Because yung duty ko afternoon, pag gising ko, of course, ang aalaga ko kasi wala akong nanny. So, time management. Yung na-observe ko is, yung habit na is, yun nga, naglalambing. Yung term na naglalambing. Kasi, Mommy, gagano lang, Mommy, natalang, Mommy! Maiyak or Mommy, pero as of now, yun pa yung na-observe ko sila. Oh, ikaw naman. Baka. Close your eyes. What has been the most rewarding thing about being a mom? Tingnan mo, siya pa yung host, siya yung siya yung magaling na yung question and answer. Rewarding being a mom, yung seeing your child na she's growing bigger. Yun siguro, kumbaga, kung yung tinuro namin sa aming daughter, naging effective naman, achieve namin as parents, yun siguro yung parang napaka, rewarding sa amin as parents or as a mommy. Tapos na yung unang question namin, time to eat naman. Baby back ribs and laksa. Ayan. Okay. Titikman na natin, ha? Okay. Panalo, girl. Panalo? Okay. Anahin ko nga din. Panalo daw, sabi ng sister-in-law ko. Natin. Guys, baka maubos na namin to. Next. Burot. Sana what would be your advice for someone who is about to have a baby?
My advice is just enjoy your season kasi hindi naman sa lahat ng season baby yung mga anak mo. Savor the time kasi pag malalaki na yan at saka may trabaho na at mag-aasawa at the end, kayong dalawa na yung matitira ng asawa mo. Huwag kang ma-pressure sa mga sasabihin ng iba. Having a baby is a blessing from God, right? Basta enjoy. Yung advice ko talaga, enjoy. Huwag kayong ma-stress. That's the only secret. What is something that having a child has taught you? Oh no! Dumudugoy nung ko. Sa wakas! It's normal na ang mga toddlers are very makulit talaga. Pasensyosa naman po ako, kahit dati pa, char. Pero yung nagkaroon ako ng daughter na like mafia, she taught me how to be more patient. Next question! Dito na! What was the hardest thing about being pregnant for 9 months? So far sa journey ko, for 9 months na being pregnant, wala naman. Nahirapan na ako sa duty ko kasi nga hands-on talaga kami sa patients. Siyempre, malaki na yung chan ko. Gusto kong huminga for a minute, but hindi ko magawa kasi nasa triage ko ako. Pero hindi naman siya masyadong hardest. Actually, mild pa yun, mild. Praise God kasi wala akong mga complications and everything. Kaya gusto pa po niyang mag-third baby. So, ang balat namin ay maging basketball, set of basketball. Oh my G! Sabi na sa ako 6, pero baka maano yung beauty ko dyan. Okay. Yeah, wala akong hardest thing about being pregnant. Wow. Di siya na. Ako na. Ako nang super, superwoman. Normal delivery. Okay, next. Where would you like your child to be in 10 years? Wow! Totoo, talaga. Bagay na bagay na question talaga sa kanya. 10 years from now, she will be 14 years old. Mm-hmm. Maybe we're still here enjoying our vlog. We're planning to stay here for longer years. But then, we will retire in the Philippines, of course. Okay. Next question! Oh, wow! Ganyan. Grabe! Nabunod ko itong pinangarap kong question. How old were you when you had your first child? Mm-hmm. Actually, mga amigos-amigas, matagal po akong nag-asawa. I prayed na when I reach 30 years old, magkaka-boyfriend ako, ma-engage ako, ikakasal ako, at saka, manganganak ako. So, lahat yun ang yan for 30 years old. Okay. In 1 year, diba? If will ni God, lahat mangyayari in Jason. Mga wala pang dyan, o pag-prenyo lahat-lahat para isang na. Para isahan daw po bigay ni Lord. Okay, so last. Describe your child in a single sentence. Describe your child in a single sentence. So, single sentence, wait lang. My child is indeed a gift from the Lord. Kasi ang meaning po ng mafia is gift from the Lord. Sige, ngayon, so bago tayo magtatapos, amigas, amigos, gusto ko lang po tanungin si sister-in-law ko kung ano yung message mo para sa iyong mga kids, para at least in the future, makikita nila tong ating video na nagkasabay tayo sa vlog na ito. Paiyakin natin si Mariko. Hindi ako maiyaw. My prayer for them is that sana lalaki silang mabait, may takot sa Diyos. Number one talaga yung pinagpray namin is they will know who God is. Enjoy lang nila yung season kung saan sila. Parang minsan mo lang madadaanan yung mga childhood memories mo. Hindi mo na yun mababalik. Gusto kong ma-enjoy nila. They will learn also and they can impart also sa future family nila. O ganito kami nung dati noon. At saka, syempre, we're working very hard, sir. We're trying to na may bibigay namin yung mga gusto niya. Hindi naman to the point na as in high level. Alam naman namin na mababait kayo, sir. Kasi yung mga parents niyo, tingnan nyo, Ang nga po ng niya, prayer diba? And wishes for you, Kulas and Adrian, okay? And plus more. Kung sakali, baka naman tatlo yung anak namin, hindi siya masali dito, di ba? And et cetera. Plus more. Your message and prayer also, yes. Sinabi mo sa akin. May prayer and wishes for Matya. If you will watch this video, my prayer and wishes for you is that when you grow up, you will be able to
have a good moral spirit. Wow. And you will have more patience. You will live in a peaceful life. Learn to not to complain. Learn not to argue with your parents and even to somebody else, so that you will shine bright in this world. Wow! Shine like a diamond for God's glory. Okay, Matya? Always remember in Philippians chapter 2, verse 14 to 15. Okay? So that's my prayer and wishes for you. I love you, Matya, with the love of the Lord. And of course, Daddy Don loves you also. Thank you, Lord, for giving me the spirit of patience always for my daughter. Nagdrama. Yung sa kanya, Philippians, sa akin naman, Jeremiah 11:29. Yes! Yeah. So, mga mom, she is, do not kanang pressure your child. Mm-hmm. Let them be child. Don't compare your child to other. Correct. Let them enjoy what they have sa journey nila. Don't be stressed, don't be panic na yung ibang parents nag-upload na ng mga ano nila, mga talents nila. Mm. Of course, may season naman tayo. So, just enjoy kung anong meron kayo sa kids niyo. Kasi, yes, sa inyo yan. Okay. Just enjoy together with your kids. If you have available time, please grab it. You will do bonding together with your kids. Help your child to develop more their abilities or skills like that. Para at least wala tayong ire-regret pag sila'y lumaki na. So, till here, amigas, amigos. Thank you so much, sister-in-law. It's my pleasure. For your time and effort, of course, to answer all the questions. And of course, for eating the food. Before that, thank you for inviting me. Thank you for this. You're welcome. Food. More foods to come. Amigas, amigas, don't forget to like, share, subscribe, and comment below. So, and guys, share! And guys, don't forget, i-comment nyo kung anong gustong vlog nyo sa susunod na vlog, ha? Comment nyo. Okay. So, gusto nyo mag-makeup tutorial, i-promote makeup tutorial, so comment na kayo, guys. Okay, bye-bye, God bless!